ay nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagihang sa kinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hilirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao, kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyihan namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hinihiling naming kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Kumanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonya, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat. Mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit, sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi.
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Ipinangakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniyakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Noon pong umalis kayo kanina sa inyong mga bahay, ano po ang sinabi sa inyo ng kasama ninyo? Naway kadalasan ang sasabihin, ang maririnig nyo ay mag-ingat kayo o bumalik ng maaga, no? Sana ganun ang maririnig natin, hindi yung, ay salamat sa Diyos, aalis ka na dito, manggulo ka na lang sa ibang lugar, no? Sana wag yun yung narinig natin. Mahalaga po yung mga pabilin, no? Pag alis nyo sa bahay, hahabilinan tayo, no? Mag-ingat, o titingin, pag bago tumawid, tumingin sa kaliwa at sa kanan para hindi ka mabangga, hindi ka mabundol. So, mahalaga po yung mga paalalang ito. Kapag tayo rin po namatay, ang unang tinatanong din kaagad, may habilin ba siya? Ano po ba yung last will and testament niya? Yung mga ari-arian ba niya, kanino niya ipapamahagi? Kung wala, meron tayong standard format na sinusunod sa batas. Pero importante kung ano yung kagustuhan o kahilingan nung namatay. Ganon din sa ating narinig na ebanghelyo ngayon. Ito ay ang dulong parte ng ebanghelyo ni San Marcos. Ito ang pagpapahabili ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi niya tayo pababayaan, pero kailangan natin ipalaganap yung mabuting balita. Ngayon, hindi naman tayo tinatawag lahat
bilang maging ebanghelyo tulad ni San Marcos, San Juan, San Lucas, San Mateo na isinusulat at ipapamahagi. Ang mas importanteng pagpapalaganap ng mabuting balita ay ang mabasa natin ito o marinig, no? Bukod doon, anong pinaka-importante? Ang importante po ay maisabuhay natin yung mabuting balitang ating naririnig, no? Di bali na hong hindi natin maisulat ito. Kung nung panahon nila San Marcos, nung sila nagsusulat pa, puso na yung internet, abay napakadali, no? Mabilis magpalaganap ng ating ebanghelyo, ng ating mabuting balita. Pero, papasok na rin doon, marami ring fake news. Kaya nagiging matibay ang ating ebanghelyo at hindi siya fake news dahil ito'y isinabuhay na ng hindi lang ng isang tao. Ano yung engkwentro natin kay Jesus? Paano niya nabago ang ating buhay? Paano tayo naging mabuting tao? Doon makikita yung ebanghelyong ayon sa inyong pangalan. Hindi ayon kay San Marcos, ayon kay San Lucas, ayon kay San Juan o San Mateo. Maaring humango tayo doon dahil natuto natin at nakilala natin si Jesus. Pero ngayon, paano natin i-interpret yung ebanghelyong iyon sa buhay natin? Kaya nga pag nakita tayo, no? Ang ebanghelyo ayon kay San Lydia, ang ebanghelyo ayon kay San Juan, no? Iba-iba pangalan natin ang gagamitin natin dahil isinasabuhay na natin yung naririnig natin mula sa ating misa, no? Ipagpalaganap ang kabutihan ng Diyos, ipagpalaganap ang mabuting balita na hatid ng Diyos. At huwag ho tayo mag-aalala dahil tutulungan niya tayo sa bawat mabuting ginagawa natin nang sa lahat ng bagay ang Diyos ay papurihan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Ang ating pong itutugon, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman na may makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Panandalian tayong tumahimik at idalangin ang mga intensyon sa misang ito, pati na rin ang ating mga personal na kahilingan.
Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri si San Marcos ay iyong dinadakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na iniyahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapaghipahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa nang kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Marcos na Ebanghelista, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang tagasunod ni Kristo, lakas loob nating sundin ang kanyang itinuro. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki na si Jesus ay ating Diyos ang tunay na kaligtasan. Magalak at siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagbibigay sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nagdiriwang sa
sa langit, mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na. Sa pagkabuhay Jesus ay ating nadama. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birhen Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024, at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga palaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Mestre Jesus Nazareno, sinasamba kanamin, pinipintuho kanamin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulualhatin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulualhatin ka namin.